sir. Thank you po. Thank you. Ay! Anita! Si Anita nakita! Matutuloy ang kasal ko kay Anita! Mata! Glenn! Glenn! Paano mo nagawa sa amin to? Lamak sa machine to. Pero makukulong ka habang buhay! Sir, tumulong lang po ako. Are you ready? Sir, ma'am. Yes, sir. Sir. Ito po si Julian Ramirez. Guwapo, matalino, mayaman. At higit sa lahat, busilak ang puso. Excellent. Kilala ba niya si Anika? Sir. Nagko-comment at nag-like po siya sa mga posts ni Anika sa internet. Double excellent. Patrick. Sir. Thank you. Thank you. You're welcome, sir. Welcome, sir. Thank you. You're welcome. Ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Sige ba? Sige, sir. Sir, dito muna kami, sir. Ma'am. Okay, sige. Yes! Sa wakas, nakakuha na rin tayo ng perfect guy para kay Anika. Yes, and we can attend the convention in Europe na. Naku, sana. Sana yung Julian na yan ang para kay Anika. Believe me. Julian is the perfect guy for Anika. Salamat, mana. Pare, teka, sandali. Totoo ba yung mga sinasabi mo na yan kay Julian Ramirez? Ayoko kasing mawalan ng trabaho, pare. Teka na. Sige. Malapit na naman matapos yung isang linggo, Froggy. Malapit na naman mabuwasan yung isang linggo taning sa atin. Magandang araw, Aling Flora. Ay, Ponching. Magandang araw po. Ma'am. Jerome, bakit ganito ang itsura ni Anika? Hindi mo ba siya nire-retoke? Baka naman ire-retoke pa lang ni Jerome, pero dumating na tayo. Di ba, Jerome? Opo. Di ba? Your heart. Ang tunay na kabutihan ng loob ay bihira. Pero dahil dito, makikita ang di kaya ng mga mata. Mapapalabas ang mga nakakulong dahil sa pusong walang masamang intensyon. Daddy, Mommy! Anika! Anong ginagawa niyo dito? We found your Mr. Perfect. Sandali po, guwapo ba siya? Yes. Mayaman? Yes. Matalino? Yes. May busilak na puso? Yes! At may bonus pa. May crush siya sa'yo. Really? Ano pong pangalan niya? Julian. Julian? Pangalan palang busilak na. Thank you! Jerome, balik mo nga ako sa dati. Ayoko ng ganito. Ayoko may kulay. Balik mo ako sa dati kong damit. Oo nga naman. Mas bagay sa kanya yung itim. Sige. Gawin mo na, anak, ha? May itim pa yata dyan. O, yan, o. Itim na itim gawin mo. Bakit kailangan pa umanap ng iba ni Ate Anika? Ba't hindi na lang ako? May bata ka pa kasi. Sana si Kuya Jerome na lang. Bakit hindi si Kuya Jerome? Para dito na lang titira si Ate Anika forever.
Bitoy, hindi kasi ako true love ng Kuya Jerome mo. True love ka niya, no? Bitoy, tama na. Bye, Flora. Ikaw, I crush you too. Loti, pakabait ka. Paano na? Sige na. Patrick, this is a pleasant surprise. Ano meron? Oh, para sa'yo. Advance, happy birthday. Birthday? 8 months pa yung birthday ko. Kaya nga, advance, happy birthday. Salamat. Ano to? Malalaman mo rin. Buksan mo na lang sa loob. O, paano? Una na ako, ha? Sige. Tama pa naging desisyon mo, Michael. Basta na lang niregalo ni Patrick kay Julian yung painting ni Annika. Ginaya ko lang naman kung paano napunta yung painting ni Annika kina Jerome. May element of surprise. Eh sana pinakilala mo muna si Annika kay Julian. At sana tinest mo rin kung talaga may papalabas nga ni Julian si Annika sa painting. O sige. Kung matakot siya, tumakbo, hindi na bumalik. At least kung lalabas si Annika sa painting niya, nandun na siya sa loob ng kwarto ni Julian. Kahit tumakbo pa si Julian, babalik at babalik yun kasi bahay niya yun. Di ba, Jerome? O, ganun din nangyari sa inyo, di ba? Natakot kayo, tumakbo. Pero bumalik din kayo kasi bahay niyo yun. Ganun din ang mangyayari kay Julian. Kasi, nandun na sa loob ng bahay niya si Annika. So, wala siyang choice kundi kausapin to. Intindihin and hopefully, mahalin. Guwapo, ah. But in fairness, Froggy, ang kinis niya. Ay, ang ganda rin ng ngiti niya. Natutuwa siyang makita niya ako. Ang gara ng kwarto? Puro mamahalin ang gamit? Mayaman nga. Oo nga, in fairness, ha? Alam mo, mamahalin ko to Froggy. May in love ako sa kanya. Yes? Sir, may bisita po kayo sa baba. Si Mr. Cruz daw po. Sige, bababa na ako. Okay? Excuse me po. At ang ganda ng boses. Julian! Hi, Mr. Perfect! I'm here! Please, huwag ka muna lumabas! Julian! Julian! Eh, paano kung hindi niya mapalabas si Annika sa painting? Mapapalabas niya? Busilak ang puso niya. Eh, paano kung hindi? We're going abroad already for our business trip. Iiwan na lang natin si Annika sa Julian na yun na hindi naman natin kilala. Alam mo, relax. Masyado ka nega. Think positive. Eh, paano nga kung hindi? O sige, kung hindi, wala namang mawawala eh. Dikunin natin ulit sa kanya yung painting. Pakuha natin kay Patrick. Ganun lang kasimple. Eh, paano nga kung hindi ganun kasimple ang mangyari? Alam mo, grabe, para kang bata mag-isip. Siyempre, kinakabahan ako. Nasa loob ng painting na yon ang anak ko. O, sige, sige. Kaya nga nandito si Jerome eh. Si Jerome ang magbabantay ng painting ni Annika. Okay? Jerome, pwede bang ikaw magbantay ng painting ni Annika? Ay, paano mo babantayan? Papasukin ko po yung bahay ni Julian? Hindi. Sa labas ka lang. Pero, pag nakita mo si Annika lumabas ng bahay, tawagan mo ako. Sige po. Maraming salamat, Jerome. Medyo nabawasan yung takot ko dahil babantayan mo si Annika. Wala po yun. Tara na. Late na tayo sa flight natin. Ay, tulungan mo na po kayo. Yes, salamat.
naman at mukhang matalino. Kaya lang, busila kaya ang puso niyan? Hindi natin alam. Direkomenda siya ni Sir Patrick eh. Siguro naman, busilak nga. Paano man siya mabait? O hindi ka naman nagsiselos? Hindi naman ako magsiselos. Sus, tigilan mo nga ako, Jerome. Umamin ka na kasi. Alam ko naman na kahit anong kamalditan ang ginawa sa iyo ni Anika, eh kahit papaano may katitig pa na pagmamahal dyan sa puso mo para sa kanya. Taponjing, may say-say pa ba na pag-usapan natin yan? Wala. Pero ikaw naman kasi, hindi mo man lang sinubukan. Sana hinalikan mo para nalaman natin. Taponjing, hindi ako. Ako at saka si Anika, hindi kami para sa isa't isa. Hindi ako yung tagapagligtas niya. Ang trabaho ko lang eh, siguraduhin na naligtas siya. Wow. Ano ba naman to, Froggy? Wala pa rin nangyayari. Akala ko ba crush niya ako? Ba't hindi niya tayo pinapansin? Ma! Hi, Mr. Perfect! Hi, Anika! Hi, ba't sino mo naman ako dito ko? Hi! Julian! Hi! Julian! Nandito ako! Palabasin mo ako dito, please! Hi! Pasinin mo naman ako! Hi! Hi! Hi, Mr. Perfect! Exage na to, ha? Ilang days na to, Froggy, ha? Akala ko ba crush niya ako? Ba't hindi niya ako pinapansin? Ano ba to? Hi, Mr. Perfect! I'm here! Pansinin mo naman ako! Ahem! Okay, fine. Pansinin mo naman kami, oh. Palabasin mo kami dito. Hi! Oy, palabasin mo naman kami, oh. Gusto mo ba ang opinion ko? Kung hindi niya tayo mapansin, kailangan magpapansin. Mapansin? Paano? Strike a pose! Okay. Tapa rin ah! Sir Perfect! Woo! Sir Perfect! Sir Perfect! Hi! Ayoko na! Nakakapagod to, ha? Saka nakakahiya na to, Froggy. Ayoko na. And excuse me, ako si Anika de Cuadra at hindi ako magmamakawa para pansinin na ibang tao. No! Froggy, isang linggo na naman yung nawala sa atin. Isang paintbrush na naman yung nawala. Kailangan mapansin tayo ni Julian. Go, girl! Strike a pose pa! Go, go, go! Huwag kang gumibap! Ano ba naman, Jerome? Mag-iisang limbo tayo ng mga tsak dito. Hindi naman lumalabas si Anika. Kausapin na kaya natin yung maid. Balik ka dahil. Ate naman! Excuse me. Mga taga National Arts Commission kami. Magtatanong sana kami tungkol sa painting. Ay, naku, sir. Hindi kami nakikipag-usap sa hindi namin kilala. Ma, sublada to, ha? Hoy, hindi kayo masamang tao. Nakaklatch bag ako, ha? Tapos, siya, hiyaw mo na. Ay, Sir Patrick. Ginagawa mo dito?
Ay, ha? Ah, Tito Patrick. Julian. Pasa ka na. Jen! Ano? Nagustuhan mo ba? Okay lang. Kaso lang, why this painting? Di ba, nagustuhan ka kaya Annika de Cuadra? Para mas ma-inspire ka lalo. Froggy, narinig mo yun? Confirm! Crush na ako! Crush na ako! I'm so perfect! Oh my gosh! Crush na ako! Crush na ako! Crush na ako! Makakalabas na ako dito! I feel it! Siya na talaga yun! Siya na talaga tagapagligtas! Labas na! Labas na! Sir Patrick, kung sabi mo dali. Thank you. Oh, Sir Patrick. Hello. Sir, kamusta po yung painting? Chinek niyo po ba? Oo, chinek ko. Okay naman. Bakit? Ah, lumabas na po si Annika? Saan lalabas si Annika? Ay, basta po ba, wala naman pong nangyaring masama sa painting? Ano namang masamang pwedeng mangyari dun sa painting? Wala naman po. Okay lang po ba pakitawagan niyo si Chairman sa Germany? Pakisabi na kung pwede na natin kunin yung painting? Sandali. Bakit natin kukunin yung painting kay Julian? Diregalo ko nga yung kay Julian. As per instruction ni Chairman. Ay, kasi po... Nag-aalala ka na ba kami mangyaring masama doon sa painting? Sige. Iti-check ko yung painting araw-araw. Sige po. Salamat po. Bihira talaga itong si Chairman, no? Napaka-protective sa anak. At iba naman painting? Pinapabantayan? Meron sa painting na yon. At kailangan i-check araw-araw. Ano ba nangyayari kay Chairman, ha? May tama na ba? Ha? Dahil ba sa hindi natuloy yung kasal ng anak niya? Desperado na siya na maihanap ng papangasawa yung anak niya. Hindi naman po sa ganun. Ay, sige po. Basta, pakitawagan niyo na lang po si Chairman. Kayo na po makipag-coordinate sa kanya. Sige. Paano? Salamat na ako, Jerome, ha? Sige po, sir. Sige po. Ingat po kayo. Napasan niyo na rin tayo, Froggy. Julian, hawakan mo yung nakasulat sa frame. Ito na! Makakalabas na uli tayo! Pure heart. Bakit ganun? Bakit hindi umilaw? Bakit walang lumabas sa tula sa frame? Baka lubat! O kaya hindi siya pure heart. Sir Julian! Sir Julian! Hindi niyo pwedeng gawin to! Dexter, anong ginagawa mo dito? At paano siya nakapasok dito? Tignan mo yung sahig, oh. Tignan mo yung sahig. Ang dumi-dumi na. Sir! Labas! Talaga, te? Yung sahig pa talaga yung napansin mo? Punasan mo muna yung sapatos mo. Sir Julian, bakit niyo naman ako sinisante? Kailangan ko ng trabaho, sir. Maawa ka naman sa akin. May pamilya ako. At ako, may kumpanya ako na pinapatakbo. Narinig mo ba yan, Dexter? Kumpanya ko. That's why ako ang in charge kung sinong hired tsaka fired. Ang lupit nyo nga talaga, sir. Totoo nga mga kwento sa opisina. Oo, pinagkwekwentuhan nyo pala ako sa opisina. Hindi ka ba natuto sa mga sinasabi nila tungkol sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo, sir? Tignan mo nga sarili mo. Wala kang kaporma-porma. Lukot ng damit mo, pudpud ng sapatos mo, tsaka mukha kang mabaho. Kailangan kasi, Dexter, presentable ang mga tao sa office. Kailangan perfect lahat. Clearly, hindi ka kasama doon.
Di ko nga alam kung paano ka nakalusot sa Human Resources Department namin eh. Eh, ang stricto ko naman dyan. Mabuti pa na umalis ka na dito. Kung hindi, tatawagan ko yung security detail ko at mapapahiya ka dun. Napakawalang puso mo talaga! Enough! Sige na! Umalis ka na dito! Access! Sinisin mo nga ito mamaya. Yes, sir. Tignan mo ang dumi-dumi na. Apo, sir. Hindi si Julia yung tagapagligtas ko. Saka grabe siya. Grabe siya kumakapanglain. Napaka-pintasero. Akala mo naman perfect, hindi naman perfect. Nakakairita mo makita ang isang katulad mo, Annika. Pintasero, mapanlait, feeling perfect pero hindi naman talaga perfect. Hindi naman ako pintasero sa kamapanlait tulad niya, no? Hindi ka pa rin talaga natututo, Annika. Hindi mo pa rin alam yung mga mali mo. Hindi mo pa rin inaamin yung sama ng ugali mo. Kaya dapat ka pa rin parusahan. Wait! Fairy! Fairy Sylvia! Alisin mo na ako dito! Sige na, Ona! Pitasera na ako! Mapanlait na ako! Yes, Ona, please! Alisin mo lang ako dito! Ayoko na dito! Balik mo na lang ako kanila, Jerome! Please! Bilis-bilisan mo nga dyan. Diba sinabi ko, ayaw ko makita yung magmumukha mo dito. Ito nga, ang pangit-pangit mo, lumabas ka na! Oh, ito nga po. Froggy, talaga ba katulad ako ni Julian? Katulad na katulad! Galing ah! Kitang-kita ko na talaga yung mukha ng nanay mo. Thank you. O ikaw? Oo. Galing ah. Daddy mo ba yung pinipaint mo? Oo. Eh, saan yung daddy mo pinipaint? Ah, yun. Wala na eh. Ginagaya kita, so si daddy na lang rin pinipaint ako. Ibig sabihin ba nun, si Brian yung daddy mong pinipaint? No, hindi. Brian. Kaya pala hindi mo ma-paint-paint yung mukha. Ah. Eh, si Annika pala, kumusta na? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ngayon, hindi mo alam. Teka, bakit pala hindi mo alam? Hindi ko nga rin alam. Bakit hindi ko alam eh. Wow. Galing. Galing mo rin sumagot eh, no? Galing. Malamang kulang tayo ng tao dahil finire ko lahat, di ba? Utak naman! Dapat mag-hire na kayo ng mga ibang tao. Tsaka, kailangan sumunod sa criteria, ha? Kailangan perfect lahat, di ba? Sinabi ko, perfect lahat. Kung hindi, susunod kayo! Froggy, ang hirap pala ng boss na masyadong perfectionist, no? Parang ikaw? Oo na. Sige na, para nang ako. Umami? Kawawa kasi yung mga tauhan eh. Kawawa yung mga tauhan na naghahanap ng perfect para sa kumpanya. Pero you know what? Mas kawawa yung mga tauhan na hindi perfect kaya sinisisante. Tulad ng mga tauhang sinisante mo noong araw. Oo. Meron ba talagang perfect? Well, noon nakala ko ako. Perfect ako. Pero na-realize ko nung nakita ko yung personality ko kay Julian. Na-realize ko na I'm not perfect. Sana inamin mo na yung kanina kay Fairy Sylvia. Oo nga eh. Sana sinabi ko na lang. Fairy Sylvia! Fairy! Sorry na oh! Sana naririnig mo ko. Oh na, aminin ko na. Hindi ako perfect. Mapanlait ako, laitera ako. Pintasera! Please! Ayoko na dito eh. Wala na si Fairy, Annika. Hindi na siya babalik. Pero kailan kaya siya babalik, no? Siya lang ang nakakaalam kung kailan. Ah! Ang gusto ko puro perfect! Walang nakakaintindi sa akin! Perfect? Julian, wala nga perfect. Kaya pwede ba? Huwag ka maghanap ng perfect. Kung ikaw nga mismo,
ang hanapin mo yung taong masipag, yung mapagkakatiwalaan sa kumpanya, yung may busila kang puso. Parang si Papa Jay. Oo, parang si Jerome. Isa pa to. Sino nagsabi na may gusto ako sa Anika na to? Pangit-pangit niya. Tsaka, mas mataas naman ang standards ko sa babae na to. Excuse me? Pwede ba buwing mo yung sinabi mo? Kapal na mukha mo ah! Pangit-pangit nito. Nakakasira sa mood at beauty ng kwarto ko. Itong dapat sa'yo! Anika, okay ka lang ba? Anika! Puno na ako ng kulay. Diyos ko, Lord! Ayoko na dito! Daddy, mag-alisin niyo na ako dito! Ayoko na dito! Balik ko na ako kay Jerome! Mayan, ilayo mo ako dun sa amo mong yun. Napaka-pintasero niya. Okay. Tapos, paano naman tayo makakabalik sa mga magulang mo, Aber? Teka lang. Dito ako babalikan nila, Dad. Ate! Ate, please, balik mo ako sa loob. Dito ako babalikan nila, Daddy. Balik mo ako dun sa loob. Ate, please! Pambihira talaga to si Sir Julian. Pati ba naman tong painting pinagdiskitahan? Ate, please! Maitapon na nga to. Ate, ate, akin na lang yan. Kung itatapon mo lang. O, sige. Anika, tingnan mo. Salamat po. Wait! OM, sa tambakan ng basura tayo pupunta, Froggy. Wait! Oy!